So ito ang drivers natin ng power amps. So sa bago ang lahat, sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating channel, paki-like, share, and subscribe naman. This is RB Official Vlogs at ka-electronics natin dyan. Magandang umaga. Pang tatlong gawa ko ito ng power amplifier. So sine-extra ko lang siya. So ayan po, PCB drivers na po. So mga ka-electronics, ito na yung ano natin na PCB natin. So natunaw na natin ito. Ito na lang yung naiwan niya, yung guide ng ating PCB. Naiwan na ito siya. So linusan natin ito through ferric chloride. Ayan po. So ito na po, i-assemble na natin ng ating nakalagay na yung lahat. Ayan po ang ating testing na ginagawa natin siya. So ayan yung ating PCB, ayan yung ating driver's board na ginagawa. So isosolder natin po ito lahat. Kailangan po matibay yung pagkasoldering natin. So ayan po. So let's watch po sa ating video. Shout out sa mga nanonood, ka-electronics natin yan, sa mga gumagawa ng power amplifier. So power amplifier drivers, ito po ang ginagawa natin. So marahil hindi ito alam ng iba, so mga ka-electronics lang ito ang may alam. So ayan po, this is a power amp audio amplifier ang ginagawa natin. So ito ay paparsyal lang natin sa ating ginagawa. So hindi tayo masyado kasing makatutok dito sa trabaho natin na to, dahil na may sarili tayong trabaho. So ayan po, this is ginagawa natin ito for extra lang siya. So may casing na ito siya. So marami pang kulang na mga parts dito. So this is sa channel 1 lang ito siyang binubuo ko muna. So ayan po. So shout out sa lahat natin ng mga ka-electronics. So by the way pala ay graduate tayo ng electronics and communication engineering. So napag-aralan na natin itong mga gawa na to. So when I work out ka lang din para hindi natin makakalimutan yung mga activities natin. So this is application of electronics. Since audio amplifier yung ginagawa ko. So wala, kulang pa kasi tayo sa mga gamit. So sana may kumpleto tayo ng gamit para makapagbuo tayo ng medyo malaking gawa dito sa power amplifier natin. So ayan, so malapit na yan din kakatingin natin yung mga nausli na ng parts. Ayan po. So kinakating po yan pagkatapos ng solder. So by soldering natin dyan, kailangan natin yung malakas na soldering iron. So 60 watts ang ginagamit ko dito para madali siyang matunaw. So by the way, ang mga resistor niyan ay 1/2 naman. So matitibay naman yan dahil mga high capacitance siya. High resistance naman yung mga piyesa ng power amplifier. So ito ay napakasimple lang itong power amplifier natin. Madali lang siyang gawin. So at saka legit po ito dahil since nagasimple ako ng power amplifier, ito na rin ang aking kinagamit. Ayan po. So ayan, ito na yung buo natin na drivers ng power amplifier natin. So ayan na po. Actual na gawa na natin. So kasama itong protect niya po, speaker protect, nandito na rin sa isang drivers natin. So ayan na po ang drivers ng power amplifier natin, ito. So ayan po ang ating gawa. So ito po ay partial sa ating ginagawa. So this is a RB Official Vlog. So mga ka-electronics natin dyan, ayan, so ginawa natin ito 2 days before. Ayan.